We are talking about how to avoid in jail. So, pag-uusapan natin ngayon kung paano at paano tayo o kayo makakaiwas sa pagkakulong. So, actually, maraming paraan. Ilan lamang itong mga babanggitin ko na lima sa maaaring makatulong or maaari nating gawin, maaari nyong gawin kapag ang crime ay nakumit nyo or nakumit, committed, when the crime is committed. So, let's go, punta na tayo sa number one. So, number one is person suffering insanity. So, kapag po ang tao ay nakakumit ng crime, when suffering insanity or during the time na commission ay siya ay baliw, ay wala pong criminal liability or hindi siya makukulong. Instead, sa rehab siya pupunta, sa mental hospital. Okay guys, so madali ha. So number two is self-defense. So maraming klase ang self-defense. Andyan yung defense sa sarili mo, defense of stranger, defense of relatives, defense of property, o kung ano-ano pang self-defense. Kapag yan ay na-committed, so ang isang tao ay exempted from criminal liability. Ang kailangan lamang ay i-justify mo, justification sa court. Ang pangatlo po ay kapag talagang na-corner ka na at wala ka ng puntahan, malakas ang witness. So, ito, mag-post ka ng bail para makalabas ka or para hindi ka makulong. Kaya lang ang bail, so may mga limitation din to. Kapag capital offense yung committed na crime, ay mahirap ang mag-post ng bail. Diba? So, ang bail ay sa mga correctional ano lamang, correctional penalty. Pero pag ma-capital offense na yung kasalanan ng isang tao, ay hindi, medyo mahirap na ang bail. So, bago tuma-post yung bail, so, i-consult nyo muna, agapan nyo sa inyong abogado, mag-ipag-bargain sa court kung magkano ang bail na recommended. So, para sa bail, meron tayo yun sa, hanapin nyo na lang sa ating video, meron tayong videos dyan kung paano at ano ang requirements ng mag-post ng bail. Diba? So, another one, number four is probation. So, meron din tayo dyan. Ang probation ay ito yung mga, ito, linawin ko lang ha. Ang probation ay ito yung tao na nakakumit ng crime na mayroon ng final sentence na hindi lalagpas sa 6 years o maximum of 6 years. Iba po yung 6 years in one day, lampas na yung isang araw. Dapat ang sentensya ng isang tao ay maximum of 6 years. So kapag nagkakaso ka, so itanong mo sa abogado mo or sa judge kung paano ka makaka-avail ng probation. O tips para maka-avail ng probation, isa sa mga paraan ay yung pag-amin. So pag inamin mo kasi yung isang krimen na inaakusahan sa iyo, na inaakusa sa iyo, ay makaka-avail ka, possible, hindi granted ah, possible na maka-avail ka ng one lower degree penalty. So napakalaki nun. For example, paano ba ang sukatan ng degree ng penalty? Kung ang penalty ng krimen mong nagawa ay 6-12, ibig sabihin 6 years 1 day to 12 years, pag naka-abil ka ng 1 lower degree, magiging 6 years na lang halos yan. So yun ang 1 degree. May bracket po siya, minimum, medium, 1 lower degree penalty. Yun po yung sinatawag na 1 degree. So, review agad ng
degree, review agad ng kaso, possible na penalty para maiabil mo yung probation. Di ba? So napakagaan, napaka-friendly talaga ng ating court or ng batas natin. Nagkasala ka na, patatawarin ka pa agad-agad. So take note po sa mag-aabil ng probation ay kailangan within 15 days ng final judgment nyo ay mag-apply agad kayo ng probation sa probation officer din. So mas maganda kapag nag-promulgate ng sentence, matik mag-apply ka agad-agad ng probation para ma-avail mo. Di ba? Napakabait ng court natin. Nagkasala ka na, hiniring na, may final sentence na, makalalabas ka pa rin kasi may probation. Take note sa probation, maximum of 6 years. Kapag krimen mo nagawa ay medyo mabigat, baka pwedeng aminin mo na para makaabil ka. Itanong mo muna, i-inquire mo muna, o i-confirm mo muna sa court kapag inamin mo ba ay makakaabil ka ng 1 degree lower penalty. Diba? So, the other one is number 5 is kapag ang suspect ay minor offender. Diba? Sa minor offender po, kapag heinous yung crime ng nagawa at napatunayan na acted with discernment, so mabigat, di ba? Alam na suspect. Ang punta po niyan muna, hindi muna yan ikukulong. Ikukustody muna yan ng DSWD habang pinapahinog siya doon. At kapag 21 years old na siya, saka siya lilitisin sa hukuman para paglusahan yung krimen na nagawa niya. In short, hindi mo na siya makukulong, hindi siya sa jail. Yun nga lang sa DSWD custody. Ah, diba? The last is pardon. So, yung pardon, ito yung mga taong nakakakumit ng mabibigat na penalty, capital offense. Pero, nakapag-serve na siya ng sentence. So, marami po tayong klase ng pardon. May commutation of sentence, conditional pardon, absolute pardon. May qualification yan. Isa na doon yung kapag ikaw ay nakaserve na na at least 1/4 or 1/2 ng final sentence mo, pwede ka nang mag-apply ng pardon sa pardon officer dyan sa Bureau of Correction. Pero patatag, in short, nakulong ka na ng pardon. So, pero, pwede ka pa rin makalaya. Basta mabait ka lang. Mayroong kaikangang GCTE, Good Conduct Time Allowance. So, perfect ka doon sa loob. Ikaw ay mabait. So, possible kang maka-avail ng pardon. Kung kayo may mga kamag-anak na nakulong, so sa tingin nyo gusto nyong tulungan at nakapag-serve na siya ng final or half of kanyang sentence, baka pwede nyong i-check at mag-apply ng pardon. Kahit conditional pardon, o hindi pwede na yon, at least yung pananatili niya dito sa atin, mai-enjoy niya yung natitira niyang sandali, di ba? So yung po ang ilan lamang sa mga na-mention natin para makaiwas o para makalabas sa kulungan. Yan, grabe ah. So ang daming criminal privilege. So hanggang sa muli po. At don't forget to subscribe my channel kung gusto mo tong ating mga content. Criminal law. At kung empleyado ka, ito rin ang nararapat sa iyo kasi tatalakayin din natin dito ang Labor Code of the Philippines, mga karapatan ng empleyado. So hanggang sa muli po,
See you my next video. At muling nagsasabi, my name is Policiaco. At hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching.